Problema niyo ba ang laging pagkaantala o pagka-delay ng inyong mga perang padala papuntang Pilipinas na gamit ang STC Pay? Napaka-stressful nito guys in our part, lalo na pagkailangan-kailangan nila ang pera sa Pilipinas. E kaso nadidelay nga yung padala, okay? So sa video na to, magbabahagi ako ng technique kung paano magpapadala ng pera sa Pilipinas sa pamamagitan ng STC Pay na hindi nadidelay. Ang technique na ito guys ay lagi kong ginagamit at subok ko na maging ng aking mga friends and subordinates, at ang feedback nila guys is positive na hindi talaga nadidelay yung padala. Okay, kaya naman gusto kong i-share sa inyo kung ano yung technique na yun para man lang makatulong. Kasi alam kong problema talaga pag nadidelay yung mga padala natin papunta ng Pilipinas. So ganito yan guys, pag nagpapadala kayo ng pera international, so halimbawa papunta ng Pilipinas na galing sa Saudi Arabia kunwari, so dapat may timeline kayong sinusunod, o dapat may oras, may panahon kayong sinusunod. Okay? So dapat, kung nagpapadala kayo guys, dapat itapat ninyo ng weekdays. Okay? Weekdays ng Saudi Arabia at weekdays ng Pilipinas. Okay? So ibig sabihin, weekdays, yun yung working days. Okay? So we have to consider na magkaiba yung weekend ng Saudi Arabia at ng Pilipinas. Okay? So maaari at pwede kayong magpadala para iwas ang delay ng Lunes, Martes, Merkulis at Huwebes. So tandaan guys, sa apat na araw, Lunes, Martes, Merkulis at Huwebes. Okay? So pag Biyernes guys, hanggat maaari, iwasan natin, iiwasan natin na magpadala ng Biyernes. Kasi ang Biyernes is weekend yan or holiday yan dito sa Saudi Arabia. Weekend nila. Doon sa Pilipinas, working day siya. Pero sa Pilipinas, sa Saudi Arabia, weekend na yan guys. So holiday na yan nila. Then pagka Sabado, holiday din. Sa Pilipinas, holiday din. Pag Linggo, sa Pilipinas holiday, sa Saudi Arabia, ano yan guys, first day of the week. So may trabaho sila, kaya lang sa Pilipinas is holiday dahil nga weekend. Okay? Tapat ninyo ng Lunes, Martes, Merkulis, or Huwebes. Okay? Then sa oras naman tayo guys. At maaari guys, magpadala kayo sa oras ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Yan guys, Saudi time. Kasi tandaan natin, ang Pilipinas is advanced ng 5 oras. Okay? So ang 9 o'clock dito sa Saudi Arabia, yan yung umpisa ng trabaho ng bangko. Okay? Then katumbas yan ng 2 o'clock sa Pilipinas. Then, pagka 11 o'clock sa umaga guys, dito sa Saudi Arabia, katumbas yan ng alas 4 ng hapon. Okay, uulitin ko guys, magpapadala kayo sa Lunes or Martes, Merkulis or Huwebes. Diyan sa apat na araw na yan guys, diyan kayo magpapadala between 9 a.m. to 11 a.m. Yun yung time slot guys na pwede tayong magpadala para siguradong hindi talaga madidelay yung padala natin. Bakit nasabi kong kailangan itapat natin guys doon sa sinasabi kong araw at oras? Kasi guys, may mga possible reason kung bakit nadidelay yung mga padala natin papuntang Pilipinas. Okay? So ang mga common cause nito guys, bakit nadidelay, ay dahil doon sa bank holiday. So ang weekend is considered as bank holiday. Okay? Dahil din doon sa weekend delays. Okay? So mga hindi na ipaprocess ng mga transactions dahil nga weekend, at doon sa currency conversion delay. Okay? So I highly recommend this technique guys, kasi ito ginagamit ko na kamakailan lang guys. Noong nakarang Martes, nag-send ako ng pera na 3,000 real nang gagaling sa STC Pay papunta sa RCBC, sa bangko sa Pilipinas. So after matransact ko dito sa STC Pay at nag-success yung transaction, ura-urada nag-open ako ng internet banking ko sa RCBC. And at that time kaagad guys, wala pa isang minuto, nandun na kaagad yung pera na 44,000 mahigit. Okay, na pesos guys, doon sa RCBC account ko. So wala pa isang minuto guys, nandun na. Okay? Karang Linggo guys, nag-send din ako ng pera, 2,000 yata yun, 1,000 real galing sa SCCP papunta sa RCBC account ko. Nakalimutan kong Linggo, weekend pala yun sa Pilipinas. So anong nangyari, na-send ko siya guys ng alas 9 ng umaga. So pumasok siya guys, alam mo kung kailan, after 4 days, after 3 or 4 working days, saka pumasok. Dahil nga, weekend nga sa Pilipinas, nung ipinasok ko yung pera. Okay? So, iti-take note ko lang guys, iti-take note ko lang, na may mga reason, or may mga reasons din, na naihuhold nila yung pera, kahit ipadala mo pa siya ng Lunes, Martes, Merkulis, o Huwebes, o 9 to 11, between 9 a.m. to 11 a.m, na mahuhold din. Sa kadahilanan guys, for fraud detection and prevention. Okay? So halimbawa, isa na nito, pag nagpapadala ka ng malaking pera, ng large amount of money doon sa bagong recipient.
Kasi ang mangyayari niyan, guys, kailangan pang CSTCP gagawa pa ng verification of recipient identity. So hindi basta papasok yung pera, lalo na pag malaki, doon sa bago mong enrolled na beneficiary, kasi i-check pa ni STCP kung legit ba yung tatanggap, hindi ba dummy account, totoong existing ba yung account, at totoong may taong nagmamay-ari doon sa account na yon. Okay? Then second, guys, yung slow international bank network, okay? Kung nagpapadala ka ng sa STCP papunta sa RCBC, and yet ang RCBC network are napakabagal, napakahina. Okay? So automatic madedelay talaga yun. Hindi basta-basta ang papasok kung mahina yung international bank network. Okay? Yung pangatlo, guys, pag mayroong global event or natural disaster. Okay? Pag may global event at may natural disaster, medyo madedelay-delay din yung padala. So pang-apat, guys, yung STC network problem. Okay? System down or system problem. So usually, guys, pag ganitong problema, iti-text tayo o ino-notify tayo ni STC Pay na nagkaroon ng problema ang system, at reach assured na ipapadala nila yung remittance natin papuntang Pilipinas. Okay? So itong apat na ito, guys, kung ito yung mag-o-occur dun sa padala natin, ito yung tatamaan ng padala natin, tiyak na madidelay talaga, guys, kahit sabihin natin mag-transfer ka ng Lunes doon sa mga araw na nirekomenda ko kailan kayo magpapadala, kasi hindi na natin saklaw ito, kasi problema ito ng network, problema ito ng banko. Pero pag normal problem lang, guys, na tatamaan ng padala natin, katulad ng mga weekend delays, mga currency conversion delay, at saka yung bank holidays, talagang papasok yung pera. Basta laging tandaan, ang i-recommenda kong araw ng pagpapadala, Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes, between 9 to 11 a.m. Okay? So, ganun, guys. So, sana, guys, subukan nyo rin to. Kasi sa amin, sa ganang amin, subukan na namin to, maging ng mga kaibigan ko. So, subukan nyo rin, guys, and make yourself a living testimony kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Okay, guys? So, sana, guys, naintindihan ninyo at malinaw sa inyo kung paano magpapadala ng pera galing sa STCP papunta sa Pilipinas na walang delay. Okay? Sana, guys, makatulong sa inyo. Okay? For more updates and more tutorials, please like and subscribe. Thank you, guys.